Sa video na to, ituturo ko sa iyo yung proper mount at dismount sa pagbe-bench press, lalo na kung ang gamit mo ay heavy dumbbells. So kung di nyo alam, nagsimula ako ng panibagong series dito sa channel ko. Yun ay ang Skinny Pinoy Bulking, na kung saan papakita ko yung proseso nung magiging bulking season ko. So sana masuportahan nyo ako doon. So sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang pagbuhat ng heavy dumbbells kung magbe-bench press kayo. So i-demonstrate ko muna sa inyo gamit ang magana dumbbell. Tapos mamaya papakita ko na rin yung chest workout ko na ginagawa ko ngayon dito sa bahay habang nagbabulking ako. Tapos so ang gamitin ko muna ay magang dumbbell sa pag-demonstrate para makita nyo yung tamang form. Unang step, lagay nyo lang sa tuhod nyo yung dumbbells. Tapos paghihiga na kayo, gamitin nyo yung tuhod nyo para tulungan kayong iangat yung dumbbell. So ganito yung magiging itsura nya. So, ganun lang. So, mamaya i-demonstrate ko din yung pagmabigat na talaga yung dumbbell na gagamitin ko. So, papakita ko rin kasi sa inyo yung chest workout ko, kaya mamaya makikita nyo. So, pag magaan kasi hindi pa masyadong mahirap iangat yung dumbbell, pero pag mabigat na, doon na mas magiging effective yung ganitong way ng pagbuhat ng dumbbell. So, abangan nyo yun. So, simulan na natin yung workout na gagawin ko. So, ito yung chest workout ko dito sa bahay. So, bago ko simulan yung workout ko, susuot ko muna yung wrist support na gamit ko. So kung gusto mong mapanood yung full review nitong strap na to, panoorin mo lang yung video na nandito. Kaya lilink ko na lang dito. So maganda tong strap na to kasi wrist support na siya, tapos dagdag grip pa dun sa bubuhatin mo, kaya okay na okay talaga. So warm up muna tayo. So game. So yun na yung warm up set natin. So bale, so wag niyo kakalimutan mag-warm up kasi mahalaga yung pag-warm up para mas maganda yung maging performance mo sa mga workout na gagawin mo. So isa na yun sa tip na gusto kong i-share sa inyo. Huwag kayong mag-skip ng warm up. So ito na yung first set natin. So bale, hindi pa rin to talaga heavy, pero gagawin na natin yung tinuro ko sa inyo. So itong bubuhatin ko ay dalawang 20 pounds dumbbell. So bale, ang katumbas nun ay 30 million na langgam sa bawat isang kamay. So kung dalawang dumbbell yung bubuhatin ko, 60 million langgam yung bubuhatin ko. So yun, share ko lang. So kahit computing nyo, no, 60 million ounce equivalent sa dalawang 20 pounds na dumbbell. So yun. So second set natin, dinagdag ako ng 10 pounds yung parehas na dumbbell. So bale, 30 pounds na yung isang dumbbell na bubuhatin natin. So kung ikukumpara ulit natin, alam niyo yung cellphone na Express Music. So isang 30 pound dumbbell, ang equivalent nun ay 192 na Express Music na cellphone. So kung dalawa, edi 384. So share ko lang ulit. So sinishare ko lang yan kung gusto nyong malaman kung ano bang equivalent nitong mga binubuhat natin. No? So kung wala kayong pakialam, okay lang. So second set na tayo. So gaya ng ginawa natin kanina, tulungan natin yung katawan natin na buhatin yung dumbbell gamit yung tuhod. So game. So kung nakita nyo, ginamit ko rin yung tuhod ko pag dismount. So demonstrate ko sa inyo gamit tong magana dumbbell, yung kadalasang ginagawa ng mga tao. So iba ang ginagawa, di ba? Nasa bench sila nakahiga. So ganyan. So pagkita sila mag bench press, ganito yung ginagawa nila.
So bali binababa lang nila pag ganun. So wala namang masama doon kung magaan lang yung gamit mong dumbbell. Pero pag mabigat na, masyado ng stressful yun para dito sa shoulder mo. So pwede kang ma-injure kung heavy talaga yung binubuhat mo. Kaya sinasuggest ko sa inyo yung gawin yung method na sinabi ko. Yung sasaluhin ng tuhod yung dumbbell. Tapos tutulungan kayo ng pagtayo. So malaking tulong talaga yun. So bali yung third set natin, 35 pounds lang. So yung third set natin, bali 35 pounds lang na dumbbell yung bubuhatin ko dito kasi yun na yung maximum na equipment ko dito sa bahay. So bali, dalawang 35 pounds. So kung gaya ng mga naunang set ko, compare din natin siya sa totoong bagay, no? So bali yung isang 35 pound dumbbell, ang equivalent niya ay 2,966 na piso. So bali kung dalawa, bubuhat ako ng 5,932 na piso. So as usual, share ko lang ulit, punta na tayo sa third set natin. So mas maganda sana kung mas mabigat yung dumbbell na mapakita ko sa inyo sa demonstration, no? Kaso limited nga tayo sa gamit. Pero sana nag-get nyo naman yung method na sinasabi ko. So yun. So bali yun na yung unang workout natin para sa chest ko. So punta tayo sa second workout natin. Para naman sa upper chest, decline push up. So bali ito equivalent to ng incline bench press. Pero dahil nasa bahay lang ako at wala akong incline bench, so tiis lang muna ako sa decline push up. So tatlong set yung gagawin ko. So simulan ko na. So bali yun ay isang set ng decline push up. So bali isang set ko ay 15 reps. So suggest ko sa inyo, i-take advantage yung time under tension para mas maging effective yung workout. So halimbawa dun sa ginagawa ko, kinokontrol ko talaga yung pagbaba sa push up para mas maramdaman ko sa chest yung tension. So yun, isang tip ulit yun. So second set. Third set. So yung last set ko, naka 12 reps lang ako. So ayun yung kagandahan pag nag-focus ka sa proper form tsaka dun sa time under tension. So bali yun yung tinatawag na quality reps, kumbaga. So bali yun na yung second workout ko. So punta na tayo sa next workout na ginagawa ko. So yung sunod na workout ko ay dips. So para naman yung sa lower chest. So bali ganun din yung gagawin ko. 12 to 15 reps tapos tatlong set. So yan. So dahil wala akong dip bar dito sa bahay, so kumakapit ako dito tsaka dito. Tapos ginagawa ko yung dip. So simulan na natin yung unang set. So second set. So final set na tayo. Bali, pangatlong set na. So game.
So kung sa tingin mo natulungan kita, consider mo na mag-subscribe sa pamagitan ng pagpindot ng icon ko. Dahil sa mga future videos ko, mag-share pa ako ng mga tips na alam ko na pwede rin makatulong sa pag-abot ng goals mo. Kung gusto mo pang mapanood yung iba kong workout videos, panoorin mo na yung playlist na nasa gilid. At kung gusto mo nung mapanood yung mga protein recipes na ginagawa ko, panoorin mo yung playlist na nasa baba.